Jade, makakasama natin ang isa sa mga tanyag. At number one ito sa puso ni Pangulo Duterte. Siyempre, number one sa puso ni Bongbong Marcos, ang standard bearer ng Partido Federal. Walang iba, Deputy Speaker, Attorney Rodante Marcoleta. Magandang gabi, Kong. Kong, good evening. Magandang gabi, MJ. Magandang gabi, Jade. Maraming salamat at nagkita-kita na naman tayo. In person. Wala tayo sa Zoom ngayon, ha? Personal tayo. 30 mila na sa likod. Oo nga. Nag-aabang. Nalulula nga ako sa dami ng mga tao na nandiyan. Hindi ko alam na ganito karami dahil sa umulan kanina. Ang bumakala ko, hindi na bumalik ang mga tao. Sir, kamusta ang kampanya mo? 50 days plus to go before ang May 9, 2022 elections. Medyo kinakailangang mag-double time at napakarami pang mga lugar ang dapat nating i-cover. Kahapon, halos maghabulang kami sa Bataan hanggang iba Zambales. Pagkatapos, pagdating dito, eto na naman, walang humpay na rally. Talaga namang kinakailangang sundan natin sapagkat nandito yung mga kababayan natin na kailangang makilala tayo hanggat maaari ay may paliwanag natin ang ating mga adhikain, anong gagawin natin sa Senado. Kong, anong aasahan ng mga kababayan natin dito sa Marikina? Ikaw ba ay sasayaw? May sayawan ba? You know? Kung kaya kong sayawan na lang ang problema ng ating bansa, sasayawan ko na lang. Kung kailangan siguro makuha lang sa simpleng kantahan, gagawin ko rin. Kaya lang, alam mo, napakahirap ng dadaanan ng bansa natin. Kaya kailangan nating pag-isipang mabuti ang lahat ng mahakbang na gagawin natin. Sir, number one na naman ang Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Ano sa tingin mo ang sekreto ng tandem na ito? Bakit number one sila lagi sa mga survey? Matagal ko nang sinasabi ito, MJ. Ginagamit ko pang ang pabiro si Marites para lamang hindi masaktan siguro yung mga kalaban. Pero hindi na natin maitatago ang katibayan at ang katotohanan. Ang marami nating kababayan talagang kumakapit na dun sa layunin ng pagkakaisa na itinataguyod ng UNITIM. Yun ang dahilan. Kung kasabay po ng araw pong ito ay yung COMELEC debate at hindi po dumalo doon si BBM. Sa tingin ho ninyo, yung desisyon niya na hindi pagdalo at ang kanyang desisyon na makasama yung mga taong bayan dito sa Marikina ay tama po ba? Kasi naman, yung regulasyon ng COMELEC, wala namang sinasabi ro na sapilitan yun eh. Yun ay optional lamang, MJ, Jade, no? Nasa sa kanya kung gusto niya. Pero kung sa palagay niya, ay hindi na kailangan sapagat mas nanaisin niya na makausap, makita pa yung marami nating kababayang naghihintay sa kanya. Kagaya ngayon, palagay ko, 1 million na yata ito eh. Ngayon, ibinibigay kong karapatan para sa kanya kung ano yung desisyon niya. Sapagkat hindi naman sapilitan, mas ninais niya na siguro makasama niya ang ating mga taong bayan kesa makipagdebate pa. Sapagkat alam mo, kanina sinabi ko, napakatindi ng mga problema ang harapin natin. Hindi makukuha sa debate yan. At para namang akala mo, napakagaling naman sa debate ng mga kung sino may nagpipilit na yan. Sir, base po sa latest crowd count na nakuha po natin, 100,000 po mahigit ang mga tao. Sa inyo pong likod, ang dami niyan. Boss, tingnan mo. Yan! Palagay ko, mas marami pa sa 100,000 ito eh. Lalong-lalo na yung mga hindi pa natin nakikita. Dito sa mga nakikita ko sa may banda lugar na yan eh. Okay. At sinisigaw po nila yung pangalan ninyo. Ayun po, kaya kagaya ng tinatanong mo, palagay ko inconsequential na ang debate. Hindi na makukuha sa debate yan. Unang-una kaya merong debate sa palagay ko para lang maaari mong matansya pa o maaari mo pang mahikayat yung mga undecided. Pero undecided nasa 3% na lang at 4% eh. Kung ang Bongbong Marcos ay higit sa 60%, aanin pa niya nakipag-debate kahit kanino, di ba? Attorney, sa tingin mo, pag magkakaroon ng dayaan ngayong 2022 elections, matatanggap kaya ng crowd na ito? Ang dami oh! Tinan mo. Palagay ko naman, hindi naman nila tatangkain yun. Ayaw naman siguro nila na baka sakaling kapag hindi tinanggap ng mamamayan din sa dami ng mga taong ito, paano mo dadayain ito? Palagay ko ay maghunos dila na kung sino man yung nag-iisip na mandaya. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Yes, mensahe na lang po ninyo para sa mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Marikina, but also sa buong mundo na nanonood sa atin ngayon dito sa On The Road With The Frontrunner.
Ito, Jade, MJ, kahayagan na ito ng pagsama ng halos kabuuan ng populasyon ng ating bansa na talagang tumatangkilik na sa itinataguyod na pagkakaisa ng Uniteam. Sa tingin ko, mangilan-gilan na lang yung siguro nag-aatubili kung hindi lang siguro sila nahihiya, sumama na rin sila sa atin. Nakikita mo naman itong nasa likod namin. Hindi na po may kakaila ito. Salamat po sa pagsama ninyong lahat sa pagtataguyod ng layo ng pagkakaisa sapagkat ito lamang talagang daan para maisalba natin ang ating bansa sa napakaraming problema nga harapin po natin. Ngayon po lang nagpapasalamat na ako, MJ, Jade, sa pagkakataong binigay ng ating mga mamamayan na pakinggan uli ang mensahe na yan na mamaya ay sasabing muli ng susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Deputy Speaker, may pahabol lang ang tanong, Jade. Gaano raw kahalaga ito, may phone and question, na magkaroon ng senador na kakampi ng BBM Sara Uniteam, kakampi nila sa pagsusulong ng mga panukalang batas sa mataas na kapulungan ng Kongreso? Napaka-importante noon, MJ, Jade, sapagkat kung halimbawa, nanalo na nga ang Bongbong Marcos, Sara Duterte, ito namang mga kasama nila, hindi naman nila kaalyado. Nakita mo na kung paano ang politika sa bansa natin, imbes na mapag-isa mo, laban-laban na naman, kampi-kampi na naman, watak-watak na naman, ang tatamaan dito at saka yung madidihado ay yung mamamayan, sapagkat ang kailangan ng mamamayan ay talagang pagkakaisa at madali ang pagresolba ng ating maraming mga kinakaharap na problema. Kung manalong senador at kung manalo ang BBM Sara Uniteam, ano magiging role ni Attorney Rodante Marcoleta sa Senado, sa administrasyon? Napakarami nating iimbestigahan. Unang-una, kailangan nating ayusin yung mga pagpapa-implement ng mga batas natin na hindi nai-implement. Magaganda yung mga batas natin. Unang-una, sinabi ko na kay Bongbong, tingnan natin kako sapagkat kailangan nating ibaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ay kailangan ipatupad ang layunin ng batas na yan. Hindi ko maintindihan, 21 taon ang nakararaan, ngunit yung layunin ng batas na kailangan nating ibaba ang kuryente ay hindi natutupad. Isa lamang yan. Napakarami pa, MJ, Jade. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po, Deputy Speaker. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat.